Good morning po sa inyong lahat. Ito po ang aking first time na gumawa ng ganitong klaseng video sa YouTube na hindi lamang po intended for the members of Jesus Cares Assembly of God, Tarlac City, dyan po sa Philippines, kundi kung hanggang saan man po abutin ang video na ito. At nagpapasalamat po ako sa aking sister in Christ dito sa Pennsylvania, USA, si Sister Nilda Hoff, for encouraging me to pursue this kind of vlog in YouTube, na kung saan ang purpose po nito ay makatulong sa mga, kung sino man pong makikinig, sa mga matatanda, bata, kabataan na dumaranas ng iba't ibang pagsubok, lalo na po ngayong panahon ng pandemya, no, ng 2020, maraming challenges po tayong kinaharap. And itong new normal na to, talagang ang dami niyang binigay na kakaiba na hindi normal sa ating lahat. At maraming tao na ka-experience po ng anxieties, ng worries, ng fear, ng depression. And I would like to help you. If you have any prayer request, I will pray with you. We will pray po sa susunod na video na gagawin natin. But if you do not want it online, pwede nyo po sa akin sabihin yun. I-message nyo po ako. And I can pray yung mga prayer request nyo po on my quiet time with the Lord. But this time, I would like to ask for your help po in praying with me. This time po ay isang significant event sa history po ng Amerika. At ngayon po ay election day. It's, I hope you help me pray for America for the election today. At anuman po ang mangyari, nawa po ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masunod. Ang panalangin lang po ko talaga magkaroon ng kapayapaan. After the election, I hope there would be acceptance, forgiveness, and unity pa rin sa bansag ito. And before we will move on po sa ating prayer, I hope that you will read with me or listen while I read the verses po from Psalm 33. This is a New International Version which says, "Sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him." Amen. "Praise the Lord with the harp. Make music to Him on the 10-stringed lyre. Sing to Him a new song. Play skillfully and shout for joy. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. By the word of the Lord, the heavens were made, their starry host by the breath of His mouth. He gathers the waters of the sea into jars. He puts the deep into storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere Him. For He spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. The Lord foils the plans of the nations. He thwarts the purposes of the peoples. But the plans of the Lord stands firm forever, the purposes of His heart through all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. From heaven, the Lord looks down and sees all mankind. From His dwelling place, He watches all who live on earth. He who forms the hearts of all, who considers everything they do. No king is saved by the size of his army. No warrior escapes by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its strength, great strength, it cannot save. But the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love, to deliver them from death and to keep them alive in famine. We wait in hope for the Lord. He is our help, our shield. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. May Your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in You.
I hope you pray with me po. Let us pray. Father Almighty, we thank you. We thank you, Lord, for these words na binasa po namin, that there is still hope for us, especially when we put that hope in you. We trust in you, Lord, na kahit anuman po yung mga plano na gawin namin, ikaw pa rin ang plano mo pa rin para sa amin ang siyang masusunod. At naniniwala po kami na ang plano mo para sa amin ay upang kami ay pagpalain, upang kami ay magtagumpay, upang kami ay sumagana. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay isang mapagmahal na ama na kumakalinga sa iyong mga anak. Sa oras na ito, Lord, dinudulog po namin sa inyo ang election dito sa Amerika. Nawa ikaw ang mangusap sa lahat po ng mga boboto pa at dun sa mga bumoto, Panginoon, anuman ang maging resulta nito, whether yung binoto nila o hindi ang nanalo, Panginoon, nawa ilagay mo at itanim sa puso ng bawat isa ang puso ng pagtanggap, Panginoon, at ang pagkilala kung sino man po ang itatayo mo, ang ilalagay mo sa posisyon upang maging pangulo ng bansang ito. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na kung sino man ang iyong iuupong presidente sa Amerika, o Diyos, ikaw pa rin ang Diyos na siyang masusunod, ikaw pa rin ang Diyos na siyang mangunguna sa bansang ito, Panginoon. Dalangin namin na tulungan mo kami na kaming mga nandirito na ang maging mabubuting mga citizens. And I pray, O Lord, na lahat ng citizens dito, immigrants and all the people here, Lord, magkaroon ng iisang puso, ng unity, Panginoon, na ito po ay nawawala na sa panahon ngayon, Panginoon. Dalangin namin na magkaisa po ang lahat ng tao, Lord, dito sa bansang ito, upang ikaw ay maparangalan, ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Doon lamang at tanging doon lamang magiging great muli ang Amerika. When people come to you, when people humble themselves to you, when people trust you. And we thank you, Lord, that you know already who won, Lord. And we thank you that your plans for us is to prosper us. And we thank you that there are still great things, Lord, that awaits. We have hope in you. We thank you for your Holy Spirit na sumama po sa amin ngayon, nag-intercede sa aming panalangin. At sa lahat, Panginoon, ng nakisali, sumali sa panalangin ito, dalangin ko ang iyong pagpapala ay ibuhos sa kanila. Kapayapaan ang iabot mo po sa kanila, Panginoon. Kapayapaan ang manatili, kapayapaan, Lord, ang siyang mag-prosper, Panginoon, sa bawat isa sa amin. This we pray, we thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Ayan po, salamat po sa lahat ng mga nakipanalangin sa akin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga kanonood pala, mga nanonood sa channel na to, nawa i-hit nyo po yung subscribe button at yung notification bell para po ma-notify po kayo sa mga susunod pa ng mga uploads. And I would like to take this opportunity po to invite all artists dyan sa Pilipinas or kahit saan pa man po na magaling gumawa ng mga logo. I would like to ask for your help to create for me a logo for Hope in Jesus. And I will give the details to you sa susunod po. At yung mananalo din, I will announce po kung magkano po yung kanyang premyo. And I would like to thank you all po sa lahat ng mga nanonood. And always put your hope in Jesus. God bless po. Bye-bye.